Yesterday, Sunday, I was deeply touched by the word of God through the voice of Pastor Beth. She cited the verse James chapter 4 verse 6. It says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Sa ilan ang katundig na nagtatalay kita sa pantrabaho, pirmina ninyo mabatian sa akon na itatanan, tratalo nato ang aton ising katao, regardless of his or her status in life, with respect, with justice, with fairness, and with much integrity. Sa pila naman katungig na doon nabubol na kamo sa akong natingo, hindi ko ginaliwat-liwat magservisyo kita, hindi mamili sa mga kliyente na ayuhon lang naton ang mga tao kung kilala naton o kung pamilya naton, kagkong sa tanawagin naton pobre o kilang nga bastos-bastoson, never manan ninyo nabatian sa akin. Sa administrasyon ni Mayor Tessa, hindi pwede ang mata pobre ng empleyado. Maging mapasalamat kita, kahit parte kita sa gobyerno, nga nagiging tulay para makatabang. Ako nga hindi ko gusto na may aral ako sa mga kaupod na trabahante na hindi patas magpratar sa mga kliyente nag-apil man sa mga empleyado na iyan ang trabaho. I don't choose acquaintances based on their ranks, based on their status in life, based on their positions or what not. Kitatanan sa batas ng Ginoo pantay-pantay. Kitatanan ginhatagan sa misyon sa kinabuhi. Amo Pinoy, I am so proud to be the daughter of Mayor Bongbong Constantino. Kaya ako na tatay, hindi na mag-dip mayon. Pero kamo man ang nag-aambal na forever mayon. Bisa tingin kami magsaka kapukin, bisa tingin kami magkanto ng mga ahensya, bisa tingin kami magkaon sa Jensen Man or other parts in the country. Sa mga nakakilala sa iya, makahambal gihapon, hindi nga tao mahal. Pagsaka kami, halimbawa sa Balimlaan, wala pa kami nagtabok dala sa tulay sa sanglak. Ang mga tanong gadalagan na para i-inform ang barangay hall nga ara ang salakyan ni Mayor Bong. Tungod sa iyang panahon, nakilala siya na may ara sa maayong kapakikrelasyon sa tao. Hindi kinahanglan may ara sa posisyon para respeto kung kita naging maayo nga tao, hindi naging matapobre. My fellow employees, respect begets respect. Regardless of your status in life, if you are a good person and if you are part of this administration and you treat your client well, definitely, pag maglagaw ka sa ibang na barangay, matutuman naman sa mga tao na imong gintabangan. Pero kung gilad ganita sa batasan, ayaw pag-expect na makiksimpatya sila sa imo sa panahon na ara ka na sa dalo. When you go back to your respective offices, I want you to remember the verse that I cited. Reflect on that. Dilita manginangkot, daghan pag-uabot na pagsulay, mangulekta tag amigo bago nato sila kinahanglano. Hindi kita mangita sa kaaway. Hindi kita manginangkot. Hindi kita magtamas-tapas sa tao tungod lang kay kanang pamilya pobre. Hindi kita mag-isip kung paano makasakit. What matters is not always being right, but being kind. Choose to be